Ngayon, alam natin, no, kung bakit talaga napabilang sa MMFF ngayong taon itong big night at talagang makabuluhan at talaga may kurot sa puso natin. Alam natin nangyayari siya, napapanood natin siya at ayan, as ito yun na nga po, no, talagang ipinakita na natin sa atin ngayong gabi itong big night. So ayan, now this evening, we are opening the floor for the Q&A portion and here with us, of course, nandito ang ating Darna! Kasi nung ginagawa ko pa siya, nung alam ko, nabuo ko na yung kwento, hindi ko pa nga nasusulat yung script na nag-uusapan na namin ni Percy. At sinabi ko na kay Percy na si Christian ang talagang nakikita ko dito. Sana pumayag siya. Sana magustuhan niya. Minessage namin siya. Kasi talagang sa totoo lang, wala akong maisip na iba. Wala talaga akong maisip na iba. Yung Darna na napanood ko sa isip ko. At yung Darna na binigay ni Christian at dinagdagan niya pa. Wala akong ibang maisip. So kung hindi siya pumayag, maghihintay ako either hanggang pumayag siya o hanggang may maisip ako na pwede. Dahil wala talaga akong maisip na pwede gumanap kay Dana, kundi si Christian. Ano reaction mo doon? Ano reaction mo doon, Christian? One and only. Ano po yun, sir? Sorry. Ano reaction mo doon na one and only choice ka talaga? Direk. Parang wala lang mo rin ng lupa, Direk. Pero Direk, thank you. As always, ako po ay laging nagpapasalamat sa tiwala na ibinibigay ni Direk Jun sa akin. Of course, dati na kayo nagkatrabaho and award-winning yung pinagsamahan nyo. Ano yung na-discover nyo bago dito sa isa't isa? Si Direk Jun and Christian. Alam mo kanina, Christian, pinapanood ko ito. Nakita kong gaano ka... Kasi yung dahil beautiful, si Paolo nag-makeup doon eh. Yun yung role niya. So nung nakita ko kanina, yung eksena na ikaw ang nag-makeup, yung naramdaman kong umikot na yung mundo, buong-buo na, na ikaw na yun, ikaw na to, ikaw na yung bida. Ay naramdaman ko kung ano yung reflection ng eksena na yun, napanood ko sa big screen, sa Paolo to, yun, sa Die Beautiful, ngayon ikaw na. So, moment mo talaga at para sa'yo talaga. Wait lang, Direk. Hindi gumawa. Teka lang, Direk. Ayaw mag-sing in sa'yo, ha? Naharap naman ako, Direk. As always, lagi-lagi, Direk. With God as my witness, Direk. Kung bubuksan mo yung dibdib ko, kung makikita nyo po, yung nilalaman ko talaga, Direk, mula day one hanggang ngayon, grabe yung pagpapasalamat ko, Direk. Kahit kung nagluwal akin dito. Oo, Direk. At sobrang pasalamat ko. Ito pong ginawa namin yung big night. Mas lalo kong naramdaman si Direk Junie. Kasi Direk, nung dahil beautiful, natatakot ako sa'yo, Direk. Natatakot pa ako kay Direk, nahihiya, na parang hindi ko alam kung anong iaharap ko sa kanya. Ngayong big night, naramdaman ko yung grabe, pagtitiwala, Direk. At yung sobrang hindi ko siguro ito magagawa, Direk, kung hindi mo ako ginight bawat hakbang nitong pelikula. Kaya, Direk, thank you talaga. Salamat, Direk. For my last, kasi when I go to the set, doon ko binabasa yung script, doon ko ini-internalize yung character ko. Kay Direk Jun, hindi pwede yun. Dapat, before you reach the set, you know who you are, you know your lines when you throw it, you know what it means. Hindi pwede kay Direk Jun yun. So, yun, natutunan ko, after that, after making that movie with Direk Jun, even sa TV, ginagawa ko na rin yun. Ano, bakit ko ba sinasabi to? Bakit ganit ba yung character ko? Ganun. So, kung meron man ako napulot kay Direk Jun and working with him on this movie, yun. Yeah, thank you. Ibigay sa akin na ito, kagaya na ng Big Night, dahil nailalabas ko po yung stand ko through my art. Hindi man po ako masalita na tao, hindi man po ako malabas ng aking opinion, pero yung aking pong stand ay
na ilalabas ko through this kind of art. At ipinagpapasalamat ko po yung kay Direk June na lagi niya akong binibigyan from Die Beautiful, from Panty Sisters, from to Big Night. At yung mga yung Signal Rock, yung iba ko pong proyekto okay, gusto ko tong gusto ko tong sabihin pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Binigyan ako ni God ng platform para masabi to. At ayun po, dami ko pong sinasabi pero yun lang po yung gusto kong sabihin talaga. Salamat po. Salamat po. Thank you. Wala naman ako kinalang ganun. Saan galing yung ano na yun, yung eksena na yun? Ano lang kasi yung parang nag-i-intensify yung pagiging suril nung pinagdadaanan ni Diana. Na hindi na siya, parang, di ba dumating tayo sa point na parang may out-of-body experience tayo sa lahat ng ito na parang nangyayari ba talaga ito? Na then, yun yung, sa akin, yun yung culmination nung adventure na yun. Na di mo na maipaliwanag nasa na yung reality, yung boundary ng reality, ng fantasy, ano na yung nangyayari. Parang yun yung tanong eh, ano nangyayari? Hindi nakatugma doon sa acting nung dalawa, di nakakatawa, di ba? Ang galing mo doon, Christian. Thank you po. Salamat. 5 pounds. Oo, pero yun, doon ako nahihirapan, physically. Nag-expect ka ba ng award dito, Christian? Ilang isang sinasabi, ikaw ang ano? Nako, ayaw ko po. Kasi... Ano ayaw mo? Ayaw ko mag-expect. Uh-oh. Pero kung ibibigay, salamat ko. Kung hindi, at... ang dami kong sinasabi, pero hindi po ako nag-expect. Yun lang po. Yung gusto ko sabihin, sorry kuya. Direk, yung sa tingin mo ba, mananalo si Christian? Nagkaroon siya ng maraming awards dun sa last time yung nagka-work, di ba? Sa ano, Die Beautiful. Nagka-urian siya, in all. At tingin mo dito, meron siya mapapanalo ng awards. Siyempre, bias ako. Siyempre. Siyempre, gusto siyang manalo. And then, hindi ko naman napanood yung ibang entries, pero nakita ko talaga kasi nawala si Christian dun sa role. Nag-disappear talaga siya. And then, yung pagiging Darna niya, so consistent. Para sa akin, wala kang false note eh. And then, gumaling to. Wow. Gumaling talaga siya. Mula Die Beautiful hanggang dito. May mga ad-lib eh, na kanya lang eh, na dinadagdag niya eh. And at the same time, hindi siya excessive. Hindi siya humihingi ng attention, kundi natural extension pa rin yun ng character niya. So sa akin yun yung taas ng respeto ko sa ganung klaseng artistry. Wow! Salamat din. Wow. Walang false note! Thank you, Lord. Si Miss Janice. Miss Janice, first movie mo pala to with Direk June? Talaga ba? Hindi. Nag-ano na ako sa kanya na haunted. Ay, okay. Haunted. House pa yun? Haunted Mansion. Haunted mansion. A horror film. Oo. Tapos ano pa ba yung isa ko? Meron pa eh. Ay, hindi ikaw ang nag-direct. Siya ang nag-direct. Sa isa lang. Pero ano, pero group niya kasi. Okay. So, bali second film. Okay, so second film pa lang ito. Okay. Tapos, yung surreal na ano, kamusta yung eksenang yun na yung nagpapaanak ka, tapos may mga naglalandian, mga ambaklang ano, Darna, naglalandi and all. How was it? Napaka ang riot din sa ano, di ba, sa screen? Oh, ang saya kasi. Alam mo, masaya, sabi ko nga sa iyo, once you're there, di mo naman naiisip lahat yun. You're there to do your job, you're there to act, di ba? So pag natutong ka, once the scene starts going, hindi ka na nag-pay attention sa mga, uy, ito pala yung nagaganap, ito yung nagaganap. It just happens organically. And then pag napanood mo, ay, nakakatawa. O kasi kahit tawa sila na tawa, hindi ko naiintindihan kung ba't sila natatawa. Pero pag pinanood mo, dun mo magigets kung bakit. Sabi ni Direk Percy kanina, itong first time mo to be back in the cinema. So never kang nakanood pa, ever. Ito yung first talaga. First ko magmula nung nag-start yung pandemic. Oo. Actually, hindi. Nung nag-start yung pandemic, siguro may 1 year na ako hindi nakapanood ng sine. Ay, grabe ka. Oo, so parang 3 taon na ako. Kaya kanina puro sabi ko, K-drama. Wow. Puro K-drama. Picture-picture nga ako. Picture ako ng picture kanina. Oo, so ano yung may takot kasi, ganun. Eh, hindi mo naman maalis yung takot, di ba? Sino ba ang hindi takot? Di ba? But then, sabi ko nga kay Sue kanina,
now that things are starting to get better, we also really have to think of the economy. Then ang daming taong walang trabaho, ang daming hindi kumakain. And diba, so you have to be part of the change. You people need to see other people brave enough to go out in the streets. Sa'yo, hindi ko pa, to tell you honestly, hindi ko pa nababasa yung script. Hindi ko pa alam kung ano yung kwento. Sabi ko, Tito Boys, gusto ko pong gawin. Gusto ko pong gawin. Oo. Nung sinabi pa lang na si direction yung director, gusto ko na agad gawin. Ayun, dami ko na namang sasabi. Pero yun. Wala yung parang mga thoughts na, oh, it's not a lead role, parang matypecast na ako dito. Wala namang ganun. Well, to tell you honestly, nung mga bago ako, dumaan sa mind ko yung typecasting. Baka makakulong ako sa ganitong roles, ganyan. Pero habang nagdadaan po ako dun sa mga napagdaanan ko, dun sa mga maling desisyon, sa mga bagay na hindi ko naipaglaban before, dun sa mga taong napagkatiwalaan ko na, okay, medyo mali pala na pagkatiwalaan ko to. Dun mo makukuha yung lesson eh, na okay, more than anything, it's yung tawag nung crafting, yung demand sa'yo as an actor. If ito ang dinidemand sa akin ngayon, sino ko para tumanggi? Ito ang nai-offer sa akin ng dami-daming taong walang trabaho. Sino ko para tumanggi? Napagkakatiwalaan ako, mabigyan ng isang karakter na napakaganda. At ayun na, lagi kong sinasabi, kung mayroon man ako isang natutunan, hanggat may buhay yan, hanggat humihinga, hanggat maganda ang gusto niyang iparating, kahit ibis pa yan, kahit butiki yan, gagampanan ko yan.